Parang ayokong maiyak. Hindi ako sanay. Narinibago ako. Tama ba itong reaction ko? Mapifeel mo talaga yung pain. Charot lang. My God, si JL hindi sapat. Hello mga friends! It's me, Paul Pacheco. And welcome to my vlog. Ayan. Hanap lang ako ng magandang pwesto. Ayan, nandito na naman ako ngayon dahil marami ang nag-comment at nag-request sa ating vlog. Charot! Na mag-react tayo ng iba't ibang mga contents ng BGYO. And this time, ayan, para may nag-request, no? Ilalagay ko lang dito kung sino, okay? May nag-request naman na tayo ay mag-react sa performance or version ni JL Torreliza, isang member ng BGYO, ng paubaya ni Moira de la Torre. Wow, grabe. Sa pagkakaalam ko, itong kanyang version na paubaya ay gi-perform niya noong kanilang grand launch. Ayan. Grand launch, I think, January 29. Kasi birthday yun yung Doki and I am very excited for that event. So, ngayon naman, no? Pero hindi ko napanood. Bakit kaya? Ngayon naman, magre-react tayo sa kanyang kung ano yung kumbaga pa anong flavor ang kayang ibigay ni JL sa isa sa pinakahugot song ni Moira de la Torre. At alam natin na si JL isa sa pinakamagaling na vocals ng BGYO at sumali din siya last time sa The Clash ng GMA 7. So hindi ko alam kung ano yung feels na kaya niyang ibigay. Kaya niya bang bigyan ng justice or hugot ang kantang ito. So ngayon naman, ano bang iniintay natin? So, mag-react na tayo. Wow! Grabe! Background, yung stage, napakaganda. Ayan, gusto ko yung parang pausok and then yung may mga reflection siya sa salamin. I really love that kasi nagmumukha siyang dramatic. Wow! First line pa lang, parang masakit na. Ayan, nakakahugot na. At syempre, gustong-gusto ko yung feels na parang nag-i-emote siya. Ay, hindi ako sanay. Narinibago ako na nakita si JL na grabe yung emote, grabe yung characterization, grabe yung pagkahugot niya. Kasi nasanay ako na kapag nag-perform siya sa Star Hunt Academy Boys or yung Star Hunt siya and then sa BGYO, talagang pa-cute siya ng pa-cute. Parang ayokong maiyak, ayokong masaktan, kasi nga parang nagtatanong siya, kailan nung ako ay hindi na naging sapat? What? Okay, parang kumbaga pa, my God, si JL hindi sapat. Wow. Sino pa bang hinahanap mo? Sino pa ba ang kulang? Ano pa bang kulang kay JL? Kung sino ka man, bahala ka. Wow! Ang linis ng boses. Kumbaga pa, napakaganda. At parang yung kinakausap niya yung sarili niya sa salamin. Napakaganda nung effect nun. Pero di ang mahal. Ayan, nakaharap na siya! Hindi maganda to. Napaka-emote nung kanta. Tapos ako para namang baliktad yung emosyon na naibibigay ko. I am in the mood right now. So hindi ko alam kung tama ba itong reaction ko. Pero yun nga, parang ayokong masaktan. Kasi nga, like, hindi ko naman napifeel na iiwanan si JL. Ang ganda na
yung kumbaga pa kung paano niya binigyan nung sarili niyang flavor yung kanta, may pagka yun nga, hindi niya binago talaga yung arreglo, pero yung boses niya, binigyan niya ng male version itong kay Moira. Kumbaga pa, grabe yung sakit na naibibigay niya. Actually, sa pagpapaubaya, mas masakit kapag yung lalaki ay nagpaubaya. Di niya daw nakita na ayaw mo na. Kasi nga, lagi siya nakaganyan. Eh. Sa liit at sa cute ng mata niya, yun. Hindi niya talaga makikita na ayaw mo na. Charot lang. Ang ganda yung paggawa niya or kumbaga pa yung pagtapos niya ng isang stanza ba or isang line at paglipat niya sa bagong line, hindi mo na feel na nabuubusan siya ng hangin. Napaka-smooth ng transition at mapifeel mo yung emote niya. Mapifeel mo na malinis ang pagkanta niya. Ang sarap. Parang kumbaga pa masifeel mo yung pakiusap ni JL na wala lang. Ay, every time na nakikinig ako or naririnig ko ang kantang ito, may iba siyang feels. Why? Because a song or this song is a song of unconditional love. Every time na nagbibigay ka ng chance para lumigaya yung taong mahal mo, every time na pinaparaya mo siya dahil gusto mong lumigaya siya, at kahit na nasasaktan ka, nagiging masaya ka para sa kanya, that is something very unconditional. At JL, huwag kang mag-alala, hindi ka iiwanan. Kung may tao ka man mahal na hindi ka, we are here, the Aces, to help you, to love you, and to support you. Gusto ko yung choreography na bigla tiyas, tapos bigla siyang umikot patalikod. Hindi ko alam kung gusto kong maiyak. Maiyak ako kasi ang galing ng delivery ni JL, or matawa ako kasi nga hindi ko maisip na may taong kayang ipagpalit si JL. Kasi kung ipagpapalit siya sa iba, we are here to save you. Charot! Drama! Grabe, ang ganda yung parang nilagyan niya na parang binigyan niya ng ganon. Kasi nga, parang mapifeel mo talaga yung sakit. Kasi nga, parang kumaga, every time talaga na may ganon, napifeel ko yung parang struggle mo na ang hirap i-express sa word yung nararamdaman mo. Kaya may ganon na feeling. And gusto ko na ginawa niya ng ganon. Oh my God! Grabe din yung staging. Napaka-perfect. Gusto ko yung may mga LCD na tatlo sa likod na nag-reflect yung reflection niya at dalawang malalaking salamin sa harapan. Perfect siya para sa pag-i-emote na kumbaga pa, you are talking to someone but you are talking to yourself. Ay. Wow, that is impressive. Gusto ko 'yon. Yung kumbaga pa, yung pagtaas ng ganoon, ang linis at bigla niyang di-shift sa mababa. Ang ganda.
taas na nung kanta, pero ang linis pa rin. Ang linis nung pagka-birit niya. Napakaganda. At kapag nag-emote ka, or kapag siguro kapag ako iniwan, siguro kapag narinig ko ito, I can feel the pain. At ang galing ni JL sa drama. Okay, nais ko lang i-comment, no, yung production nito. Yung pagkausok-usok, maganda kasi parang nakakabigay siya ng ibang feeling. Yung parang kumbaga pa, emote siya, napakalalim ng hugot. Yung salamin, maganda. Yung mga reflection sa LCD, maganda. Yung kulay na hindi masyadong artistic, or hindi artistic siya, pero hindi siya masyadong makulay. Ayun. Nagbibigay siya ng parang soulful, no? Yung parang lalim doon sa kinakanta ni JL. At knowing that JL is also a good actor, ang galing niya mag-portray nung character nung kumakanta. Actually, I am very impressed in terms sa vocal ni JL. Ang galing ng boses niya, ang ganda pakinggan, yung birit niya, and din yung normal voice niya, maganda yung effect, and saka masakit, no? Masakit yung kanta, mas pinasakit pa ng expression, yung kumbaga pa, yung pagdrama ni JL, kung paano niya dalhin yung sarili niya sa stage, napakaganda. And yun nga, yung stage maganda din, na ko-complement niya yung drama at yung effect na gustong ibigay ng kanta. And for me, this one is perfect. Siguro hindi lang ako nakaka-relate, kasi nga hindi naman ako nasasaktan as of the moment, hindi naman ako bigo, or hindi naman ako nagpaubaya. So pero yun nga, mafe-feel mo that this song is perfect. In terms of vocal, napakalinis, napakaganda. Production, the stage is also perfect. And yung version ni JL, yung binigyan niya ng male version ni Moira, grabe din. Very impressive at napakaganda. So, all in all, for me, it's perfect. And knowing na kung sino man ang mag-iwan kay JL, humanda kayo sa amin. Wala nga lang si Krista dito para i-save namin siya. Knowing na si JL ay singer, dancer, good artist, napakaganda ng boses, napakaganda ng itsura, no? Napaka-cute, napaka-gwapo. Sino pa ang magsasabing pipili siya ng iba? Okay, pero yun nga, sana nagustuhan nyo ang ating reaction ngayong araw na ito. Ayan, kung bago ka pa lamang sa aking channel, don't forget to like, subscribe, and don't forget to click the notification bell. Maraming maraming salamat din sa mga aces na lagi nag-aabang sa aking mga videos. Sa aking mga videos. Once again, maraming maraming salamat po, and God bless. God bless.